Ako, naiintindihan ko yung lugar mo, alanganin niyan. Kaya kailangan mong i-please yung mga humahawak sa'yo. Pero it will not save you. It will not save you, Kerwin. Sinasabi ko sa'yo, pagka nagpalit yung administrasyon at sasabihin sa'yo, sige nga, sabihin mo yung totoong kwento, sasabihin mo yan. Alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 2015, kayo nagkita ni Mr. Dayan tsaka ni Senator De Lima sa Baguio. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Yan, sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, sir, natawan. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014, sigurado ka dyan. Yes, sir. Kailan kayo nag-split ni Senator De Lima? Sir? Kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Mga last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asan ka na? Nasa Pangasinan na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. So bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagutin yan. Ngayon, punta na tayo dito sa kay Espinido. Ay, dito sa Baguio. Yung sa Baguio kay Mr. Ram. Ram, ano? Espinosa. So, Ram, magsasabi ka ng totoo, ha? Nakita mo ba ito si Mr. Dayan? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi po. Walang na-mention si Kerwin Espinosa tungkol kay Mr. Dayan? Wala po, Your Honor. Wala. Okay. Ikaw, Kerwin, nagkita kayo. Saan kayo nagkita ni Senator De Lima? Sa Burnham Park, sa Burnham, Your Honor. Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park, Your parking Honor. Parking lot ng Burnham Park. Sa loob ng kotse, sa labas ng kotse, saan? Sa loob po ako ng kotse. Tapos ano yung kotse mo? GL Grandia. Van po, Your Honor. Grandia. So do you confirm that, Mr. Dayan? Ano po yan, sir? Na, saan mo nakuha yung pera? Sa Baguio. Sa Baguio? Sa parking lot po, sir. Saan parking lot? Sa malapit sa Burnham Park po, sir. So, ano doon? Doon sa gilid lang ng daan? Sabihin mo kung ano? Parang nagtabi na lang po yung sasakyan namin, sir. Tapos sir, inabot lang sa yung pera? Yes, Your Honor. Hindi ka na pumasok sa kotse? Hindi na po. Okay. So, ayusin nyo. Ayusin yung script kasi talagang buhol-buhol. Ngayon, 2015, November, bakit ka nagbigay ng pera kay Senator De Lima, Mr. Espinosa? Para po sa, protection at saka yung, para sa pondo, para sa election po. Okay, pero primarily protection, di ba? Opo, Your Honor. Alam mo ba na resigned na siya noon? Nung panahon na yon as DOJ? Wala po akong alam. Hindi mo alam? Honor, okay. Paano ka po proteksyonan, hindi na sekretary ng DOJ si Senator De Lima? Di ba? Okay, ngayon, ganito yan. Ikaw, drug lord ka, makikipagkita ka sa politiko, doon kayo sa Burnham Park? Ha? Alam mo, pagka ang politiko pumunta ron, mga kampanya, kahit 1,000 tao magpapapicture sa amin. Hindi kami nag-i-screen na, teka muna, ano ba ito? Background check, walang ganon. Kung sinong lumapit, opose ka, pipicturean ka. Kung ganito ang magiging basis, sasabihin natin na drug lord o drug cuddler, wala na magpapapicture na politiko. Kasi dito pa lang, paglabas namin, nagpapapicture na lahat eh. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kung totoo yan, sinasabi mo, magkikita kayo sa isang lugar, mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Ha? Common sense.
problema dito sa script na ginawa nyo. Kulang eh. Tapos ito si Chief Inspector Espinido na siyang ginagawa sa trabaho niya, nilaglag mo siya kasi may galit ka sa kanya. Walang connection eh. Kaya kailangan mo sabihin eh. Sisirahin mo yung pangalan ni Chief Inspector Espinido. Kaya sabi ko, Kerwin, alam mo, itong mga, dito sa affidavit mo, maliwanag na mili ka eh kung sino ilalaglag mo eh. Sino yung poproteksyonan mo, sino yung ilalaglag mo. Alam mo dun sa affidavit mo, si Senator De Lima lang yung idinawit mo. Kasi, madali siyang ilaglag. Proteksyon, sabi mo, kaya ka nagbibigay. Pero yung mga politiko dun sa lugar mo, aba, wala kang binigay. Pero dun sa kay Chief Inspector Espinido, by the way, Mr. Chairman, can we have a copy of the blue book of the late Mayor Espinosa para makita natin talaga? Yogi. Yes, Your Honor. So, pakisubmit dito, no? Para magkaalam. Kasi lumalabas yung credibility mo, credibility ni Chief Inspector Espinido, tsaka credibility ni Mr. Dayan. Ako, naiintindihan ko yung lugar mo, alanganin niyan. Kaya kailangan mong i-please yung mga humahawak sa'yo. Pero it will not save you. It will not save you, Kerwin. Sinasabi ko sa'yo, pagka nagpalit yung administrasyon at sasabihin sa'yo, sige nga, sabihin mo yung totoong kwento, sasabihin mo yan. Di ba, Kerwin? Sinabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Oh, kasi nandito na po ako, yung buhay ko. Oh, yun na nga. Naintindihan ko, yung tatay mo pinatay. Kaya kailangan makikisama ka, di ba? Pero pinipili mo kung sino yung ilalaglag mo eh. Marami kang hindi sinabi doon. Marami kang hindi sinabi doon. Humingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nakita tayo at nagpa-picture ako, yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-loobang from my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. About your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo. Na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Wag, iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe.